Number 5. Kung tawagin ng nakararami na The Boxing Fan. Noong taong 1995 sa laban nina Mike Tyson at Peter McNeely, di umano may isang taong nakunang gumagamit ng kung tawagin natin ngayon, smartphone. Base sa kuha ng camera, di umano siya ay gumagamit ng isang device upang kunan o i-record ang naturang laban. Tandaan na ang smartphone ay hindi pa na-invento noong 1995. Maraming nagsasabi na ito daw ay ang Casio 1995 camera. Pero kung titingnan mong mabuti, hindi nito kahugis at kakulay ang nasabing camera. Number 4. Mas mabilis pa sa hangin. Ang pangyayari ito ay nakunan sa isang football match. Nabaling ang atensyon ng camera sa mga audience na animoy, may isang taong tumatakbo ng napakabilis sa crowd. Maraming nagsasabi na ito ay fake at walang katotohanan. Marami namang taong naniniwala na ito ang nangyayari kung ikaw man ay makakita ng isang taong gumagamit ng isang time machine o nagta-time travel. Number 3. Charlie Chaplin Time Traveler. Isa na yata ito sa pinakalaganap na video ng time travel kung saan ang isang ginang ay namataang animoy may kausap sa telepono habang naglalakad. Siyempre alam nating lahat na hindi pa naiimbento ang telepono pwedeng mabili ng tao noong 1920. Number 2. The Time Traveler Hipster. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para malaman kung ano ang mali at kapuna-puna dito sa larawang ito. Tama ang nakita mo. Itong lalaki na ito na animoy na out of place sa lugar. Kasi kung pagmamasdan mo nga naman, parang ang kasuotang mayroon siya ay naiiba sa henerasyon kung saan nakunan ang litrato. Itong litrato na ito ay nakunan noong 1941. At kung ako ang tatanungin mo, mukha siyang galing 1990s. Maraming mga artikulo ang nagpapasawalang katotohanan dito, pero sa mga unang nakakita nito, kabatid-batid pa rin ng kakaibang kasuotan ng naturang lalaki. Number 1. The Man from Tauret. Noong 1954, may isang normal na tao lamang na dumating sa isang airport sa Japan. Normal lang lahat, pero noong ma-inspeksyon nila ang dalang dokumento nito, lahat sila ay nagulat nang malaman na siya ay nanggaling sa isang bansa na kung tawagin ay Tauret. Binuksan nila ang kani-kanilang mga mapa para malaman kung saan o anong bansa ito. Ngunit wala silang makita. Habang ini-interview nila ay lalo pa silang nangilabot dahil noong ipinaturo sa kanya ang kanyang bansa ay wala itong maituro. Para mapatunayan ang kanyang pagka-inosente, binigay niya ang kanyang passport at iba't ibang mga kagamitan upang malaman ng otoridad na totoo at legal siyang makakapunta sa bansang Japan. Puno ito ng stamp kung saan at kailan siya pumunta sa iba't ibang parte ng mundo. Habang patuloy ang pag-iimbestiga dito, binigyan siya ng sariling kwarto upang doon magpahinga. At kinabukasan, nagulat sila dahil wala na siya sa tinutuluyang kwarto kasama ng kanyang mga kagamitan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat, hanggang sa muli!